And for this video guys ay para po doon sa mga bago at sa mga nagtatanong kung okay ba or good bang mag-buy and hold ng crypto dito po sa coins.ph. Kaya naman sa mga interesado ay tapusin nyo po ang video na to nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Pero bago yan, alright guys, so balik po tayo no, dito sa ating coins.ph. And para po doon sa mga bago at wala pang coins.ph, all you need to do ay i-download po ito sa Google Play Store. Type nyo lang coins.ph guys, and then register po kayo gamit ang inyong email, gamit ang inyong phone number, and of course kailangan nyo pong mag-verify or kailangan nyo magpasa ng valid ID. At least guys, no, nasa level 2 kayo or level 3 po para makapag-trade or makapag-buy and sell kayo ng crypto dito sa coins.ph. Sa level 3 guys, kailangan nyo lang magpasa dyan ng address verification na kalagay dyan, pero pwede po kayong kumuha ng barangay clearance sa barangay. Tapos pwede nyo pong picturean, ipasa nyo rito sa coins.ph para ma-approve kayo sa level 3. Anong advantage ng level 3 guys? Pag level 3 kasi kayo, nakikita nyo dyan na ang cash-in niya ay 400,000 ang limit, tsaka yung cash-out niya is unlimited. Okay, so that is the advantage po ng level 3. Sa level 2 is 100,000 ang limit for cash in and 250,000 naman for cash out guys. So okay din naman level 2, pero kung makaka-level 3 kayo mas maganda guys, no? Nang sa ganun hindi kayo magka-problema. Alright, para maging ayun, okay po ang paggamit nyo ng coins.ph po ninyo. And then of course, no, kailangan nyo pong mag-cash in dito sa inyong coins.ph, and maraming ways para lagyan po ng laman itong inyong coins.ph. At ito, I mean, isa ito sa mga advantage guys, no, kung bakit maganda pong gumamit ng coins.ph kahit paano. Kasi kapag nag-cash in kayo, marami pong mga ways para po makapag-cash in, like e-wallets guys. Ayan, pwede po kayong mag-cash in gamit ang Paymaya, gamit ang GCash, gamit ang JuanCash. Actually madami guys, no, gamit din ang Paymaya guys, nabanggit ko na, pwede rin kayo mag-cash in gamit po bangko. Ayan, mabilis lang naman ang pag-cash in guys, gamit ang bangko, almost 10 minutes lang, gamit ang InstaPay. Pwede rin pong mga, ayan, remittances, like Palawan, Cebuana, ano pa ba, ayan, Tambunting, pwede po, and international options, meron na rin. Sa 7-Eleven, pwede rin po kayo mag-cash in, no, sa inyong coins.ph. So, isa ito sa mga advantage, ulitin ko, no, ng paggamit po ng coins.ph. Madali pong mag-cash in po. Alright, so sa pag-cash out, ganun din, mabilis din. Pwede rin po GCash, ayan, GrabPay, madaming paraan guys. Paymaya, pwede rin bangko, 10 minutes lang din yan, mabilis. And then remittances. So, ang ganda po noon, actually, ng coins.ph. Alright, so if kung mag-iisip kayo or mamimili kayo, lalong-lalo na kung bago ka pa lang naman, mas okay talaga gamitin ang coins.ph. Alright, pero dun sa mga matatagal na, I know guys, na you will suggest, I mean, good suggest talaga na dapat iba like Binance nga. Pero sa mga bago, coins.ph ang magandang gamitin kasi very friendly user siya, and then very accessible, and then actually maganda pong gamitin siya. Okay? And then pagdating naman sa crypto guys, ayan, makikita mo dyan, no? Kompleto din naman sila. You can check yung prices ng crypto. Ayan, katulad nyan. So makikita mo, and ayun nga, at least nag-i-improve din sila guys, kasi dati ang available lang dito is 4 na crypto, like Bitcoin, Ethereum, tapos XRP, and then ano pa ba dati? So yun lang, actually yun lang, halos yun lang ang available. Bitcoin Cash, ayan, yun lang available, 4. Pero ngayon may dagdag sila, like Axie Infinity. Ito yung mga dagdag nila guys, so Smooth Lab Potion, meron na ring, ayan, USD Coin, meron Chainlink, tapos meron na ring Kyber Networks, Crystal, Maker, Uniswap, tsaka Aave. So dumami na siya. Okay, madami ka nang pwedeng pagpilian, madami ka nang pwedeng bilhin, okay, na crypto dito sa coins.ph. And that is number 2, actually, or 3 na ata, na advantage po ng paggamit ng coins.ph. And of course, ayun nga, yung pag-check ng price, ayan, okay din siya. Maganda rin gamitin yung kanilang price charts, okay din gamitin, maganda tingnan. Kaya masasabi ko guys, so na okay rin po. And para sa mga bago, napakadali pong gamitin ni coins.ph guys, no? Dun sa mga nagpa-practice pa lang mag-buy and sell, mag-trade, coins.ph talaga magandang gamitin. So let's say gusto nyo mag-buy guys, no? May fund kayo, just click lang buy. Ayan, katulad dyan. Tapos dito, pwede na kayo mag-convert. For example, bibili tayo ng 1,000 pesos. Ayan, gagawin mo lang, slide to convert ka lang. Pag yung slide to convert mo yan, automatic yung 1,000 pesos mo mako-convert into Bitcoin. Ayan, katulad yan. Or if you want to sell naman, for example, ganyan, let's say benta natin yung ating Bitcoin, convert all lang, katulad nyan. Ayan, convert all, and then slide to convert guys. Pag magbibenta ka, no, pag bibili ka, syempre PHP sa taas,
BTC sa baba or crypto sa baba, kung anong crypto man ang gusto mo dyan. For example, Bitcoin. Pero ang magbebenta ka, dapat nasa taas yung ibebenta mo. Tapos PHP lagi. Okay? Yung convert niya is papuntang PHP lagi. Kahit anong crypto yan, dapat ang convert niya is, or if magbebenta kayo, dapat papuntang PHP lagi. Kasi PHP po yung stable ang price, hindi po tumataas bumababa. Crypto ang tumataas bumababa. Okay? So huwag kayong mag-convert sa ibang crypto kasi mataas po ang gas fee. So sa for selling, ayan, click convert to all ka lang, tapos slide to convert ka lang, ganyan. Ayan, BTC successfully converted. And pag check mo yan, dito sa balance mo, ayan, yung ating 2,200 ngayon, nasa 3,000 pesos na. Okay, so ganun lang siya kabilis, guys. And ayun nga, that is the advantage po, no? And lastly, guys, no, nakalimutan ko sabihin, isa sa mga advantage din po ng, tawag rito, ng paggamit po ng coins.ph, guys, kasi ito ay regulated po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, nakalagay dyan mismo, guys. Regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. So we could say na coins.ph is legit na crypto wallet na pwedeng gamitin sa pagbabuy and sell ng crypto dito sa Pilipinas, guys. So hindi tayo magkakaproblema dyan kasi Bangko Sentral ng Pilipinas na yan, eh. So like ibang crypto wallet like Binance, Abra, na medyo syempre hindi naman talaga legal dito sa atin, pero ay nga, nagagamit lang din kasi hindi naman sakop talaga ng Pilipinas. Pero we could say na pagdating sa legalities, mas okay po gamitin si coins.ph. Alright, and pwede po kayo mag-hold dito. Okay, basta make sure, guys, na verified lang po kayo. Make sure verified po kayo, ha? At least level 2 or level 3 para hindi tayo magka-problema dyan. Kasi pag level 2 lang kayo, I mean level 1 kayo, level 2, baka, yun nga, guys, no? Dumating yung time na biglang yes ka mag-verified. O kaya, basta medyo stricto na kasi yung coins.ph ngayon, no? Kasi madalas nga nagagamit to for scam. So, nagiging stricto po si coins.ph. Well, kapag wala ka namang ginagawang mali, okay namang gamitin po si coins.ph. Alright, so ito lang ang gusto kong i-share, guys, no, at i-discuss, lalong-lalo na nga, no, para sa mga nagtatanong. And if matagal ka na, of course, you can comment sa comment section and pwede po kayo magbigay ng advice para po makatulong tayo sa iba. Alright, so yun lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.